Good afternoon, everyone. Welcome to our Facebook live stream. Ito naman po ulit si Bernd Alvin Gitamundok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. And this afternoon, we will discuss about the topic. This is a sequel or a continuation of the topic about already discussed earlier, the episode on Sola Scriptura or Bible Alone, especially as promoted by MCGI, Members Church of God International, founded by Soriano. But before we start, let us open this as usual with our formal prayers of the Roman Catholic Church. Let us pray all together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, holy be your name. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so the world without the name. O my Jesus, save us from the fires of hell, and lead us all to heaven, especially those who need most of the divine mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, good afternoon. So we will continue our discussion on the Protestant doctrine of Sola Scriptura, or Bible alone, is the sole rule of faith. According to them, to their doctrine, the Scriptures or the Holy Bible is the only authority which could teach us all the truths that is needed for our salvation. Ito lang daw ang batayan at basihan ng lahat ng katotohanan na kailangan natin, na kailangan ng Kristiyano, upang tayo ay manampalataya at matuturuan ng katotohanan para sa ating ikaliligtas. All the truths that is needed for our salvation, this is the final authority and the highest authority, ay walang iba kundi Biblia lamang, kaya Sola Scriptura or Sola Biblia. I have already, in my first episode, proven that Ginoong Eliseo Soriano copied only from his teacher, Ginoong Nicolas Perez, who came out from the Iglesia ni Cristo in the 1930s. Kaya the Churches of God, which na nakopya naman ni Ginoong Perez from America in the early 1930s, Churches of God sprang out din from the USA in America in 1860s with the Seventh-day Adventist Church and the Adventist Christian Church. Itong mga Churches of God sa Amerika, dito nag-connect si Ginoong Perez na nangopya ng mga aral at doktrina. Kaya nakopya ni Ginoong Soriano, actually galing sa Churches of God sa Amerika. Dito sa pahina 3, sabi dito, para malaman natin na ito ba isang ayon sa Biblia, na ito lang ang tanging saligan para hindi tayo lilihis sa katotohanan. Sa pahina 4, doktrina at aral numero 2, ang luma at ang bagong tipan ay siyang kabuuang batayan ng katotohanan. Ayan ang paninindigan nila. Tapos ang mga talata nila, let us examine the verses, ito din nakopya din ni Perez at ni Soriano at ang MCGI. Deuteronomy 8:3, Matthew 4:4, Lucas 4:4, Juan 17:7. Ito kung basahin natin, parehas lang ang laman nito eh. Basahin natin dito sa King James ang dating Biblia Tagalog version. Deuteronomy 8:3 is quoted by Christ in Luke chapter 4 verse 4 and in Matthew chapter 4 verse 4. Sa San Mateo kapitulo 4 talatang 4, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Datapot siya'y sumagot, ibig sabihin si Jesus, at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Wala, quoting Deuteronomy 8:4, ganun din nakasulat sa Lucas 4:4. Hindi sinabi ng ating Panginoong Kristo dito na ang salita ng Diyos ay dito lang sa nakasulat. Kundi sinabi dito ni Kristo, nating Panginoon, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So these are oral teachings of God or the words of God which are not written in the Bible but are spoken by God directly. Ibig bang sabihin ang kasulatan, ito lang ang salita ng Diyos na after ito nasulat, Old and New Testament, nabusalan na yung bibig ng Diyos. Ang Diyos ngayon, hindi na makapagsasalita ng katotohanan doon sa langit
para sa mga anghel at sa mga santo at sa atin dito sa lupa. Kasi nasulat na itong Biblia, ito lamang ang salita ng Diyos. Eh malaking katangahan yan kung ganyan ang pagkaintindi natin sa Biblia. Kaya ulit, yung Deuteronomy 8:3, Mateo 4:4, Lucas 4:4 would prove the Catholic doctrine na hindi lang talaga ang katotohanan na nakasulat, kasi may sinalita ang Diyos na hindi nakasulat mula sa kanyang bibig. That is oral. Kaya yung oral tradition of the apostles, the apostolic oral traditions na tinutukoy ng Simbang Katoliko, aside sa nasusulat dito sa Biblia, ayun ang pinuprueba ni Kristo din dito sa talatang Mateo 4:4, Lucas 4:4, quoted in Deuteronomy chapter 8, verse 3. So this has not proved the sola scriptura or Bible alone doctrine of Protestants, but proves otherwise, but the doctrine of secret traditions and oral traditions, apostolic traditions of the Catholic Church according to the verse. Now, itong pamphlet, mga aral hango sa Biblia, doctrines derived from the Bible, from the Church of God International sa Amerika, dito rin sa Juan 17:7, kinopya din ito ni Mr. Nicolas Perez at ni Mr. Soriano, Juan 17, talatang 7 hanggang 9. Ngayon ay nakakilala nila sa ng lahat ay ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo, sabi ni Kristo ito, sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila hindi ang sanglibutan na dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila ay sa iyo. Juan 17, talatang 7 hanggang 9. Ayan, ang ibinibigay na salita ng Diyos sa na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, mga salita yan, hindi sinabi dito yung nakasulat lang. Sinabi ni Kristo dito, salitang sa akin ay ibinigay mo, ay binigay ko rin sa kanila, at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipinalawang ikaw nagsugo sa akin. Walang sinabi dito na ang salita ng Ama na binigay kay Kristo, nakasulat lamang. Huwag nating dagdagan ang banal na kasulatan, kasi utos yan ng Diyos na huwag kang magdagdag doon sa nakasulat sa sinulat ng mga apostol kahit saang dako ng Biblia. Kaya nga si Juan, na nagsulat din ng Apokalipsis, may sinabi siya dito sa Apokalipsis 22:18-19, Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Evangelist John or Apostle John, who wrote John 17:7-9, also wrote Apokalipsis 22:18-19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Yung Juan 17:7, dagdagan natin na nakasulat lang yung salita ng Diyos, hindi naman doon nakasulat, sabi ni Kristo. Salita yun ng Diyos sa bibig na mula sa Diyos sa base sa konteksto sa Deuteronomy 8:3, Mateo 4:4, Lucas 4:4, yung sinabi ni Kristo sa John 17:7-9, which defends the Catholic doctrine na hindi lang nakasulat lahat ang salita ng Diyos, kasi yung galing sa bibig ng Diyos, sinalita ng Diyos na hindi nakasulat, that constitutes the oral, sacred, holy, apostolic traditions of the Church. Revelations 22:18-19. Verse 19, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. Napakaliwanag. Kaya tanggalin natin yung oral, holy traditions or apostolic traditions na hindi nakasulat, sinalita ng bibig ng Diyos, ibinigay kay Jesus na anak, tapos sinalita din ni Jesus, tapos ibinigay sa mga apostol, 1:17-9, tapos sinalita ng mga apostol, hindi naman nakasulat lahat, sinalita din ng mga apostol, oral, holy, apostolic, Christian traditions of the Church. Tinanggal natin yun, ay tatanggalan din tayo, mag-aalis din ang Diyos sa atin, ng bahagi natin sa punong kahoy ng buhay, dun sa sunod na buhay. Kung dagdagan naman natin na Biblia lang, wala naman nakasulat dun sa mga talata, dadagdagan ng Diyos ang salot sa atin. That is the warning of St. John the Apostle, Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Kaya mali nila pagkaintindi sa 1:17-9, na nakasulat lang lahat ang salita ng Diyos. The scriptures, the written words of God, are all words of God. Walang duda dyan at walang debate. Pero not all the words of God are written in the Bible. Meaning not the scriptures alone are the words of God, because there are spoken words of God. Ito yung mga talata. Deuteronomy 8:3, this defends the Catholic position. Matthew 4:4, Luke 4:4, Revelations 22:18-19,
John chapter 17 verse 7 to 9, and proven again in John chapter 21 verse 21 to 25, John 20:30 to 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda na sa harap na sa kanyang mga alagad na hindi nang susulat sa aklat na ito. O, ito yung mga unwritten words of God na sinabi niya sa Deuteronomy 8:3, Mateo 4:4, Lucas 4:4. Buklatin yung Biblia. Juan 17:7-9, Pahayag 22:8-19, Juan 20:20-30. Meron din salita ng Diyos, ginawa ang Diyos mga tanda na hindi nasulat. Isalita din yan ng Diyos, that is oral tradition, that is sacred and holy traditions of the church or apostolic traditions of the apostles. John 20:30-31, John 21:24-25. At ito ang alagad na nagpatuo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito. Merong nakasulat at nalalaman namin ang kanyang patuto ay totoo. Sa 25, nakasulat lang bala? Hindi, meron ding traditions from orally from the God the Father given orally to Jesus Christ, which are not inscripted and given orally by Jesus Christ to the apostles, which is not written in the scriptures. Verse 25, napakaliwanag. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Isalitan ito ng Diyos eh. Kasi galing kang Jesus, na Diyos Jesus, di alam naman ng MCJ, they claim that Jesus is God. Kung susulating isa-isa ay nakala ko na kahit sa sanglibutan na hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Ayun, napakaliwanag dyan, kaya mali eh. Sa Mateo 4:4 nga, dito sa commentary sa St. Matthew Navarre Bible, napakaliwanag dito ang explanation ng Church Magisterium tungkol dito sa paggamit ng Biblia, ginamit ni Satanas eh, ng demonyo. Kaya si Satanas, Bible alone eh. Kaya napasunod nitong Churches of God sa Amerika in 1860s, before 1930s, na kopya ni Ginoong Perez, na kopya naman ni Ginoong Soriano. Actually, galing to sa Protestant Reformation from Martin Luther, John Calvin, and other Protestant reformers in the 15th century, na kopya nila, na wala sa Biblia for 1500 years, until now, for 2000 years, wala talaga sa Biblia. Napatunayan natin dito, matalata nila, nag-prove hindi sa sola scriptura o Biblia lamang, kundi sa oral sacred traditions spoken by God from heaven, given to Jesus Christ, spoken also, not written, given to the apostles and the apostles, words, inspired words of God, not written in the scriptures. Yung mga talata, lahat ng ginamit ng talata ng Churches of God International sa Amerika, Deuteronomy 8:3, Matthew 4:4, Luke 4:4, John 17:7-9, Revelations 22:18-19, napatunayan natin John 20:30-31 at John 21:24-25, saka Acts chapter 1 verse 1-3, Gawa 1:1-3. O ngayon, the Navarre Bible, ito yung Navarre Bible, St. Matthew 4:6, ano ang komentary? Holy Scripture is good, but here heresies arise, though it is not being understood properly. Ayan, sabi ni San Agustin sa kanyang Ioane Evangelii 18:1, San Agustin, ang banal na kasulatan ay mabuti. But dito, mula dito ay mga maling aral, mga erhiyas, sapagkat kung ito ay hindi inintindi nang tama, it is not understood properly. Pag hindi mo naintindihan ng tamang pagkaintindi ang banal na kasulatan, kahit ang banal na kasulatan ay mabuti, ay lalabas ang mga maling aral. Kaya ito si Satanas, ang unang nag-Bible alone. Eh wala siyang authority, wala siyang magisterium. Si Kristo, siya yung magpagturo talaga ng banal na kasulatan. Hindi na pinabayaan Biblia lang, yung Deuteronomy sa Old Testament, kundi hindi sinabi ni Kristo, basahin mo lang Satanas dyan, hanapin mo dyan. It is alone. Eh, siya nga nag-quote nga siya ng talata si Kristo kasi yung siya tagalaga ang tagapagturo, di ba? 7-11, Christ is our great teacher, Matthew 23:7-12. O ngayon dito naman, nagdebate sila ni Satanas. Si Kristo, otoridad, magisterium of the church, kaya nga may binigyan siya ng susi si Pedro na kapalit niya, Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-20. With all the company of the 12 apostles. Ito yung magisterium. Ang successor, the bishops and the popes. Matthew 16:18-19 again. Matthew 28:18-20. At Gawa 20:28. Acts 20:28. The bishops. You have been made the bishops by the Holy Spirit, who made you bishops to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. Acts 20:28. Alam niya na may iglesia sa Diyos. Paborito niya ng talata. Kaya yung kasunod ni Pedro, kasunod ni Kristo,
ay ang Santo Papa na no, makasama ng mga obispo, gawa 20-28, 1 Timothy 3, 1-3, at marami pang talata like Titus 1:5-11, etc. O ngayon, tuloy natin pagbasa. Catholics should be on their guard against arguments which, though they claim to be founded on scripture, are nevertheless untrue. As we can see in this passage of the gospel, the devil can also set himself up at times as an interpreter of scripture, quoting it to suit himself. Eh, para natin sa mga Katoliko, may mga Katoliko, ganun din ang ginagawa. Eh, parang Protestante din. These people who claim even to be Catholic apologists, if di daw sila Catholic defenders, for example, si Melchor Manalili, nung nagdebate sa MCGI, ang ginamit, Unang Korinto 8:4, o 1 Corinthians chapter 8 verse 4, tapos ang prinsipyo doon daw, yung mga Diyos-Diyosan ay hindi eksistido. Ay sa konteksto sa mga sulat ni Apostol San Pablo, hindi po yun ang ibig sabihin na totally non-existent, 100% yung mga Diyos-Diyosan. Eh halimbawa, mga animistic, yung mga ancestor aborigines natin, mga Aitas, mga Igorots, their religion is animism. Hindi ibig sabihin na wala talaga eksistido yung Diyos-Diyosan. Kasi para sa kanila, may mga espiritu nakatira dyan sa puno, sa tubig, sa lupa. Mga espiritu. Kaya nga, sumasamba sila dun sa puno kasi may dun sa puno that only the tree represents their God, who in their mind is existent. Actually, these are spirits. Ito yung representation, halimbawa sa tubig. Tubig is the representation of the God which dwells in the water. Yun yung animism na reliyon. Para kay Melchor pala, pag Diyos-Diyosan, sumamba ka sa punong kahoy, talagang totally, wala ka nang sa isip mo, kahit papagano ka, which is that an idol or Diyos-Diyosan, does that represent any more spirits or existent spirits? Para sa kanya, wala. Totally non-existent. That is not what St. Paul meant in 1 Corinthians 8:4, kaya napamali ni Melchor eh, kasi personal private interpretation, Matthew 4:6, sabi sa Navarre Bible, kahit Katoliko ka pa, isinisinsay mong talata kasi kulang ka ng kaalaman, nag-private interpretation ka, katulad ka ng Protestante. Di nasinsay ka para sa iyong kapahamakan, 2 Pedro 3:15-16, 2 Peter 3:15-16. O unang Korinto 8:4, anong ibig sabihin ni San Pablo Apostol? Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan na sanglibutan at walang Diyos liban sa isa. Ibig sabihin, walang kabuluhan, hindi not existent. Iba yung non-existent na wala talaga totally, 100%. It does not represent anything at all. No, it is not what St. Paul meant. Sabi ni St. Paul, walang kabuluhan. Bakit? Although it represented something else, not the true God, kasi isa lang talaga ang Diyos. Kaing Katoliko, agreed tayo sa MCGI at sa ibang mga reliyon, we worship one God. Sa Katoliko, Father, Son, Holy Spirit. Usyang Diyos yan, unang Korinto 8:4. Pero hindi ibig sabihin, nung nag-alay ang mga pagano sa mga Diyos-Diyosan nila, sa gods and idols, during the time of St. Paul and the Apostles, na it does not represent anything, or even that these representations represent, meaning, non-existent beings. No, it represents even the devil. Napakaliwanag dito in context. 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihiain ng mga hintil ay kanilang inihain sa mga demon at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo mga kakaroon ng pakikipag-isa sa mga demonyo. Kaya yung mga animistic, mga pagan religions, unang Korinto 8:4, they worship anything. Nandyan din yan sa Roma 1:21-25, kahit yung bato, yung kahoy, because they represent something that they thought as God. Pero yun pala, sabi ni Pablo, it is existent, it represents the devil, the demons, whom they don't know. Unang Korinto 10:20, napakaliwanag dito. Sumali si Melchor Manalili, nasinsay yan, nagturo ng kamalan, hindi yan talaga official tindig ng Sibang Katoliko, an official meaning of the verse in 1 Corinthians 8:4. Kaya mali yung tanong niya, kasi based on a wrong premise. Kaya Melchor, mag-aral ka ng Bible commentary, Melchor, kung di ba, mangonsulta ka namin ni Berdamon Gitamundo. Unang Korinto 8:4, in context with Unang Korinto 10:20, at manapi pang talata dito sa Biblia. Kaya nagkamali ka, Melchor, eh. Para ka rin Protestante. Anong pinagkaiba mo sa Protestante, Melchor? Yun ang problema sa iyo. Ngayon sa 2 Timothy 3:15-17, kung basahin natin ang Douay Rheims Version Holy Bible, Catholic Translation, ganito din ang commentary. Pero basahin muna natin ang talata. Does this verse from verse 15 to 17
Sola Scriptura? Nagtuturo ba ng sola Biblia? Biblia lamang ang saligan? Let's read 2 Timothy 3:15-17, Douay-Rheims Version, Holy Bible, Catholic Translation. And because from thy infancy thou hast known the Holy Scriptures, which can instruct thee to salvation by the faith which is in Christ Jesus. Walang sinabi dito, thou hast known the Holy Scriptures alone. Now, ang banal na kasulatan lamang ang makatuturo sa iyo tungo sa kaalaman, karunungan para sa iyong ikaliligtas sa pamamaraan ng pananampalataya kay Kristo. So, walang sinabi dito lamang. In the Greek, walang monon. Walang graphe monon. Ibig sabihin, kasulatan lamang, graphe monon. Walang sinabi dyan. All scripture, hindi sinabi all scripture alone. Archaeopnostos or God breathed or inspired. Walang ganyan. Huwag nating dagdagan ng word monon kasi Pahayag 22:18-19, Revelations or Apocalypse 22:18-19, dalagdagan ng Diyos ang mga salot sa atin. E nasalot siguro ang iglesia, ang mga simbahan dito sa Pilipinas kasi maraming protestante dito. Sa World Christian Encyclopedia, mga 50,000 denomination niya yata ngayon, 2020. Kaya nagkasalot-salot ang buong mundo eh. Dumating itong COVID kasi dadagdagan ng salot ng Diyos. Pahayag 22:18-19. All scripture, walang sinabi all scripture alone, walang graphe mo nun in the Greek. Kahit nga sa English, ang translation tama. All scripture, hindi alone, kasi walang alone. Huwag nating dagdagan eh. Inspired of God, meaning theopneustos in Greek, is profitable. Nakakatulong sa pagturo, to teach truth, to reprove, to correct, to instruct in justice, that the man of God may be perfect, furnished to do every good work. Pero hindi lang ito nagtuturo ng pamaraan para tayo marunong tayo kung anong dapat nating mabuting gawin para tayo makakalugod sa Diyos. Yung tradisyon din hindi nakasulat, John 21:30, John 20:25. Kung susundin din natin yun, Gawa 1:1-3, makapagliligtas din sa atin yun. Yung mga tinuro na Jesus, ginawa ni Jesus na hindi nasulat, ginawa niya lahat, tinuro niya, Gawa 1:1. We have discussed it before, basahin yung Acts chapter 1 verse 1 to 3 in context with John 20:30 and John 21:24-25. Napakaliwanag dyan, kaya tama ang Katoliko pag-interpret sa 2 Timothy o ano itong commentary ng Magisterium sa The Holy Bible, the Douay-Rheims Version, Catholic Edition. All scripture, meaning every part of divine scripture, is certainly profitable for all these ends. But if we would have the whole rule of Christian faith and practice, yung sinasabi dito sa pamphlet na ang Old and New Testament lang pala, ayon sa Church of God International, na kopya ni Perez at ni Soriano at ng MCGI, ito lang ang Bibliang Batayan, ang buong katotohanan, ay mali. O, sabihin, sa ano sabi dito sa Church Magisterium, but if we should have the whole rule of Christian faith and practice, we must not be content with those scriptures which Timothy knew from his infancy. Dahil ano yun sa panahon ni Timoteo at ni San Pablo, nor yet with the New Testament. Kasi yung sa Old Testament lang, ibig sabihin kung sa infancy pa ni Timothy, yung lang palang Old Testament, lumang tipan, no. We must not be content with the scriptures which Timothy knew from his infancy, that is, with the Old Testament alone. Ibig bang sabihin sa Old Testament lang alone lang, makadadala sa atin ng kaligtasan, ang Old Testament lang, hindi kasama ang New Testament, eh mali. Oh, nor yet with the New Testament, kahit naman New Testament, without taking along with it traditions of the apostles and the interpretation of the church to which the apostles delivered both the book and the true meaning of it. O bakit may tradition ba dito? Sinabi ni San Pablo mismo. Eh marami. Kasi si Pablo maraming talata dito sa mga sulat niya, mga utos to. O itong sinulat ni San Pablo, utos ba to? Pati mga tradisyon, hindi lang ang Biblia na dapat tanggapin natin. Oo, dapat tanggapin natin dahil sa 1 Corinto 14:37-38, sinabi dito ni San Pablo, if any seem to be a prophet or spiritual, let him know the things that I write to you, yung mga sinulat ni Pablo, that they are the commandments of the Lord, mga utos yan ni Kristo. But if any man know not, he shall not be known. Ang napakaliwanag, 1 Corinto 14:37-38. Ngayon, basahin natin ang King James Tagalog, ang dating Biblia, 1 Corinto 14. English yung binasa natin, Douay-Rheims Version, Catholic Edition, Holy Bible, 1 Corinto 14:37-38. Kung iniisip ni naman na siya propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya mga bagay na sa inyo isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon, datapat kung ang sinuman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang, 1 Corinto 14:37-38. E ngayon, sabi ni San Pablo Apostol,
dito sa unang Korinto 11:1, King James English Version, no? Paborito din to ni Ginoong Soriano at ng mga Protestante. King James English Version, sa unang Korinto 11:1-3, wala bang mga tradisyon na inutos ng Diyos na ituro ni San Pablo? Eh, hindi nakasulat, tradisyon. Unang Korinto 11:1-3, napakaliwanag dito. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things. Ano itong mga bagay na naalaman ng mga taga-Korinto? And keep the ordinances which I have delivered them to you. Napakaliwanag dyan. The ordinances that I am delivered to you, sa verse 23, for example, about the Eucharist, sa Eucharistia, yung pagbahagi-bahagi ng tinapay. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you. Ay, napakaliwanag dyan. This is mga sacred tradition. Oh, isang sali naman dito sa Douay-Rheims Version, the same verse, unang Korinto 11:1-3. Be followers of me as also am of Christ. Kaya yung mga hindi pinasulat ni Kristo na sinalita niya, na nandun naturo sa mga apostol tulad ni San Pablo at ng 12 apostol, mga apostolic sacred traditions yun, holy traditions of the church. Now I praise you, brethren, that in all things you are mindful of me and keep my ordinances. I have delivered them to you. Ang mga ordinansa mayroon, 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Ito yung mga tradisyon in Latin, meaning the delivered teachings not written in the scriptures, mga unwritten traditions of the apostles, the holy traditions of Christ and sacred traditions, John 20:30, John 21:25, unang Korinto 11:1-3, 23, na inutos, unang Korinto 14:30, ganun din sa unang Korinto 15:1-3. Now I make unto you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you have received and wherein you stand. O kasama itong mga secret traditions dahil in context, narito sa 2 Thessalonica 2:14 at 15, 2 Thessalonians 2:14-15. O King James Bible at pinbasahin dito sa Protestant version na English version in the letter of St. Paul to the Thessalonians. Napakaliwanag dito, hindi ito tanggap ni Mr. Soriano na mayroon palang mga tradisyon ang mga apostol, pati na ng MCGI na nakopya nalang kay Nicolas Perez at sa mga Churches of God sa Amerika. O napakaliwanag dito, 2 Thessalonians chapter 2 verse 14 to 15. King James English Version, o buklatin niyo, Protestant or Catholic, pwede na rin. 2 Thessalonica 2:14-15. Part ng gospel to, ha? Part ng gospel to, binasa ko dyan kanina sa unang Korinto 15:1-3. That is relayed orally, hindi lang nakasulat lang, orally, to the apostles and to the church. O napakaliwanag dito, 2 Thessalonica 2:14-15. Whereunto he called you by our gospel. So yung ano yung ebanghelyo, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions. Letra po letra, traditions in English. Mga tradisyon. E ito yung part ng gospel na traditions. Paano? Which you have been taught, na tinuro. Whether by word, salita, yung oral tradition. Kaya yun yung Deuteronomy 8:3, salita ng Diyos na sinalita ng kanyang bibig. Luke 4:4, Matthew 4:4, John 17:7-9, related to Christ, to the apostles. O yun yung tradition by word. That is the word of God still. So it is also inspired, kahit hindi nakasulat sa Biblia. Or by our epistle. So may iba naman nakasulat, salita ng Diyos, mula kay Kristo sa mga apostol. May apostolic tradition naman, partly, hindi nakasulat lahat, by oral preaching, yung oral and sacred holy traditions. Napakaliwanag dito, 2 Thessalonica 2:14-15. Tapos, Paul, St. Paul, warns us not to accept people who does not receive and accept and recognize and respect traditions of the apostles, the holy oral sacred traditions, 2 Thessalonians 3:6. Now we command you, brethren, ito yung utos, unang Korinto 14:27-28, so unang 2 Thessalonica 3:6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, enough after the tradition which you receive of us. Napakaliwanag dyan. Kung hindi mo tanggapin ang tradisyon ng mga apostol, 2 Thessalonica 2:14-15, na galing din sa Diyos, mga oral preaching, galing sa bibig ng Diyos, napasa galing sa bibig ng mga apostol, napasa sa bibig ng iglesia na hindi nakasulat. Pag hindi mo yung tanggapin mo nakasulat lang, idalawa eh, ang tradisyon, nakasulat at hindi nakasulat, 2 Thessalonica 2:14-15. Pag hindi mo tanggapin, 2 Thessalonians 3:6,
ay huwag daw ipagtanggap sa Inglesia pag ganun, kasi utos yan ng Diyos ang tradisyon. Unang Korinto 14:27-28, 2 Thessalonica 3:6, Unang Korinto 11:1-3, 23, at Unang Korinto 15:1-3, marami pang talata ng Biblia. Yung mga hindi nakasulat, like John 20:30, John 21:24-25. Napakaliwanag dyan, no? Kaya it does not prove anything sa doktrina ng sola scriptura, sola Biblia ng mga Protestante. Kaya nga dito, napakaliwanag dito sa Revised Berkeley Version, hindi dumating ang Biblia lamang na nag-isa sa taga-Korinto. Oh, napakaliwanag dito, Unang Korinto 14:26, kaya walang sola scriptura, sola Biblia, dahil ganito eh, not scriptures alone. Unang Korinto 14:26, the Holy Bible, placed by the Gideons, Revised Berkeley Version sa 1 Corinthians chapter 14 verse 36. O pakinggan nyo dito sa sali na ito. Sabi dito, or did God's message get its start from you? Or did God, or did it, so ibig sabihin ng ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos, or did it come to you alone? So ibig sabihin, kung ang mensahe ng Diyos dumating ba sa inyo, kahit nga yung tradisyon eh, nakasulat sa Biblia, dumating ba sa inyo ang buong salita ng Diyos na ito lamang ang salita ng Diyos? Hindi, kasi kasama yung mga tagapagturo, ang magisterium, tulad ni Kristo sa Matthew 4, sa Kalukas 4. Kaya ito sa satanic and demonic doctrine na Biblia lamang. Kasi meron nakasulat itong Biblia. Meron din hindi nakasulat itong tradisyon, 2 Thessalonica 2:14-15, na ipatanggap part yun sa gospel ni Kristo, John 20:30, 1:21, 24:25. Marami pang talata. Gawa 1:1-3. Ituro din yung ginawa kahit hindi nakasulat, Acts chapter 1 verse 1-3. Tapos ipatanggap yan, 2 Thessalonica 2:14-15, mga tradisyon, Unang Korinto 11:1-3, 23, Unang Korinto 15:1-3. O marami pang talata dito, napakaliwanag. Or did it came to you alone? Nag-isa lang ba yung salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos, yung Biblia, Biblia lamang? So hindi Biblia lamang nga, Unang Korinto 14:36 sa Revised Berkeley Version. Kaya napakaliwanag dyan, o sa ang dating Biblia na Tagalog, napakaliwanag dito. Basahin natin ulit, Unang Korinto Kapitulo 14, talatang 26. Sa 27, utos yan ang pinasulat. Pero dumating bang pinasulat lahat na mag-iisa lang o Bible and scriptures alone? Hindi, Unang Korinto 14:26 sa taas. At ano, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos? O galing ba kay Peres ang salita ng Diyos? Sila bang nagsulat? Di ba hindi sa kanila? Kaya nga hindi alone eh. Kasi kung galing sa kanila, nag-interpret sila, tama yung interpretation nila, tama yun, Bible alone, na kasi Bible ang binasa nila. Ganun ni si Mr. Suriano eh. Galing ba si Mr. Suriano ang salita ng Diyos dito na kasulat sa Biblia? Ikaw bang author? Brad Ely Suriano? Ikaw bang author? Kayong mga Protestante, ang mga founders, kayo bang author? Kasi if you're the author, you have the right to interpret. Idumating sa inyong Biblia, hindi kayo, it is not alone, may tagapagturo niyan, hindi kayo. Ikayo nag-umpisa nagbasa, nagturo kayo, hindi kayo tagapagturo. Dapat tumanggapin nyo ang nakasulat ng utos ni Pablo, Unang Korinto 14:37, dito sa baba, 28. May propeta, may tagasulat yung iglesia, tanggapin nyo rin, hindi na. Tapos walang ang tutor, hindi nyo papakinggan, ikayo na agad ang utor, hindi kayo pinanggalingan ng Biblia, Unang Korinto 14:36. Napakaliwanag, 1 Corinthians 14:16, kaya demolish talaga dito sa Bible ang sola scriptura, Biblia lamang. Mr. Suriano, magdebate tayo nito in a friendly, brotherly dialogue, kasi yun ang challenge ko sa iyo eh. Sana pakinggan mo ang challenge ko. Let's debate this online, or pwede rin dyan sa coordinating center nyo, kung you will welcome me. Ano, lumabas baga mula sa inyong salita ng Diyos? No, it is not from the Corinthians or any persons on this world, except the authority of the church, the magisterium, ang tagapagturo, Matthew 16:18-19, yung kapalit ni Kristo, the vicar of Christ, which is Peter, after ni Peter, mga santo papa, sila Lino, etc. 2 Timothy 4:21, si Lino na mention sa scripture. Tapos may mga kasunod pa yan, tapos mga obispo, mga successors of the apostles, Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-20, Acts chapter 20 verse 28, mga obispo, tagapagturo, Unang Timoteo 3:1-11, ang maraming talata dyan, mga obispo eh. O ngayon, o sa inyo lamang dumating? O dumating bang kasulatan? Ito nakasulat dito. Sa, ito lang muna nakasulat, kaya hindi natin i-include ang hindi nakasulat, mga oral tradition. Dumating ba sa inyo, Mr. Suriano? Mr. Felix Manalo?
yung mga founders ng mga iglesia, 50,000 sekta at denomination, sa inyo ba dumating lang ang Biblia? Eh, hindi naman sa inyo lang. Una nga ito, dumating sa Katolika eh. Kasi ang Katolik talaga nagkumpay ng Biblia. Tapos ang sapat talaga, hindi ang Biblia, hindi nga sapat ang Biblia. Bakit? Kasi ang kasapatan nandoon sa iglesia na gumawa ng Biblia, ng mga authors. Kaya nga hindi malumating ang Biblia na magkaisa. 1 Thessalonians 1:1-6. I have read it, basahin nyo. Yun ang iglesia sila, Pablo. Binigay nilang kanilang buhay, ang ilang pagkatao nila bilang author. Nang mga nakasulat, ang unang nakasulat nga book of the Bible in the New Testament is the 1 Thessalonians written about. Eh, doon sinabi ni Pablo, hindi lang dumating ang ebanghelyo sa na nag-isa lang, ebanghelyo lang. Kasama din sila nag-preach ng gospel, the gospel preachers, the evangelist. Kasama yun. Ang iglesia, yun ang simbahan. Yun yung ministro ng salita ng Diyos, yung nagdala talaga ng salita ng Diyos. Who can interpret the word of God, written and the unwritten traditions? Eh, wala niya si Mr. Surano, but they practice what they do not preach, actually. Eh, they do not preach tradition, magisterium, walang tagapagturo, pero they become the tradition itself and the magisterium, yung interpretation nila sa scriptures ni Soriano, may interpretation siya, pakahulugan. Eh, yun ang tradition ng MCGI. Hindi yun nakasulat, yung explanation yun. Tapos ngayon, siya ng tagapagturo, siya ng magisterium, kapalit ni Kristo. Eh, sino ka bumalit ni Kristo? Di na antikristo ka. Hindi ka naman binigyan ng susi tulad ni Pedro sa Matthew 16:18-19 at the successors of Peter, which are the popes in Rome. Matthew 16:8-19 at mga apostol and the college of bishops, Matthew 28:18-20, Acts 20:28, etc. Ang daming talata. Kaya napakaliwanag dyan eh. O ngayon dito, which is sufficient, the scriptures nakasulat o yung iglesia, yung mga ministro, yung mga magisterium na binigyan ng Diyos ng kapamalaan sa Matthew 28:18-20, Matthew 16:8-19. Sabi ni Pablo dito, kaya ang context ng meaning ng 2 Timothy 3:15-17, hindi sola scriptura kasi walang graphemo nun. Scriptures alone, wala yan sa 2 Timothy 3:15-17, wala yan sa 1 Corinto 4:6, wala yan sa ibang talata ng Biblia. Sa 2 Corinto 3:3-6, ganitong sinasabi ni Apostol San Pablo. 2 Corinthians chapter 3, verse 3-6, ito King James, ang dating Biblia. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. O ang iglesia daw ang sulat ni Kristo, sabi ni Pablo, na pinangisiwaan namin. So, sino nangasiwa sa iglesia? Sa mga tao, ang sulat ni Kristo na buhay? Mga apostol! At ang kasunod ng mga apostol, mga obispo, gawa 20:28, ang marami pang talata. Hindi isinulat ng tinta, o hindi Biblia lang, kundi ng Espiritu. Eh, hindi sinulat ng tinta. Ibig sabihin, hindi Biblia lang, isinulat to ng tinta eh. Ano bang sinulat ng tinta para sa ating mga Kristiyano? Mr. Soriano, di ba Old and New Testament, yun ang nakaya mong aral dito sa pamphlet mo? Na dito ang mga doktrina hango sa Biblia, doctrines derived from the church, from the scriptures. Eh, hindi daw sa tinta lang, napakaliwanag dito. So, hindi lang nakasulat sa Biblia, not Bible alone, kundi ng Espiritu, ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas sa bato. Ibig sabihin, hindi nga nakasulat lang eh, kundi sa mga tapyas, ang pusong laman yung sa tao. Kaya may buhay na tao, tagapagturo, yung nakasulat ito sa Biblia, pati na yung hindi nakasulat sa John 20:30, John 21:24-25, Acts 1:1-3, gawa, buhat 1:1-3. At gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Namin, hindi yung sa nakasulat, hindi sa kami, ay sapat na sa aming sarili. O sapat na sila, pero hindi sa sarili nila. Bakit? Saan ang kasapatan nila galing? Upang isipin ang anuman ay muli sa ganang aming sarili. Kundi ang aming kasapatan, so ang kasapatan nandun sa tagapagturo niya, sa author na nagsulat sa Biblia, at tagapagturo talaga ng Biblia. Hindi lang mga apostol, din kasunod din ng mga apostol. O, aming kasapatan ay saan galing? Sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro. O, this is the sufficient ministers of the church, ng bagong tipan, ng ministers of the church. Hindi ng titik o hindi nakasulat, ibig sabihin hindi Biblia lang, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Yung nakasulat dito, kung walang tagapagturo, nakakapatayan, nakakasinsay, nakakapahamak, 2 Pedro 3:15-16, 2 Peter chapter 3, verse 15-16, basahin nyo yan, alam nyo yan mga MCGI eh, napakaliwanag dito. Datapot ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay, hindi ang titik pumapatay. 2 Corinto 3:3-6. O English version, kung sapat ba ang Biblia, ano ang sapat? Ang magisterium, kaya makatuturo ang mga apostol, they can teach without the scriptures. Pagdala nila yung
yung kaalaman tungkol sa kasulatan at sa mga secret traditions of the church. Ibig sabihin kung ang mga apostol, they spread all over the world, sa inutusan ni Kristo sa Matthew 28:18-20, dala-dala nila ang Old Testament, New Testament, eh, wala nga silang Bibliang dala eh. Pero bakit they can save people? Kasi yung mensahe nila ng Ebanghelyo, mga unwritten traditions, yun yung makakaligtas, yung Ebanghelyo. 2 Thessalonica 2:14-15, apostolic tradition pa yun eh. Hindi pa lang kasulat yun, 2 Thessalonica 2:14-15, 2 Thessalonica 3:6, 1 Corinto 11:1-23, 1 Corinto 15:1-3, at marami pang talata ng Biblia. Kaya napakaliwanag dito, balikan natin pagbasa sa 2 Corinto 2 Corinthians, dito sa King James English Version ng Protestante, paborito nilang sali ng Biblia. Sa 2 Corinto 3:3-6, sa binasa natin bago lang sa ang dating Biblia, King James Tagalog. For as much as ye are manifestly declared by us, written not with ink, declared to be the epistle of Christ, yung sulat ni Kristo, ano, ang iglesia, ministered by us, silang tagapangasiwa, mga apostol at mga kasunod ng mga apostol, mga obispo, Gawa 20:28, so, huwag niyong kalimutan yan, mga obispo, 1 Timoteo 3:1-5, Titus Kapitulo 1:5-11, marami pang talata ng Biblia. Written not with ink, hindi Biblia yung nakasulat. Ito, napakaliwanag nito, not with ink alone, but with the Spirit of the Living God, Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo hindi ibinigay dito sa titik, kundi ibinigay sa mga apostol, John 14:16-25-26, Acts 2:1-47, napakaliwanag dyan, Juan 14:16, basahin nyo, Juan 25:26, Gawa 2:47, 1-47, hindi yun iiwan ng Espiritu Santo. Ang iglesia kahit di matalikod, Matthew 16:18-19, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it, Matthew 28:20, at sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Yun yung Holy Spirit na ipinangako ni Kristo sa Juan 14:16, Juan 25:26, that the Holy Spirit I will send to you, and He will be with you forever and ever. Napakaliwanag dyan. But in fleshy tables of the heart, o sa iglesia, sa mga tao, and such trust have we through Christ to Godward, verse 5 and 6. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. Yung kasapatan nila, hindi galing sa kanila mismo. E ngayon si Mr. Suriano, kasapatan sa kanya galing mismo. E wala kang tagapagturo, Mr. Suriano, pambibible ka lang, kamumalalo, at ibang founders ng religion. Mga Katoliko, i-review nyo itong video ko kasi ito talaga standard na turo ng simbahan. Yung ibang mga Catholic defenders yan, mga apologists, hindi ito alam eh. Nagmamarunong lang, hindi naman talaga alam ano talaga ang turo at aral at doktrina ng simbahang Katoliko batay sa Biblia, kaya nasinsay din sila. Tulad ni Melchor Manarili, walang alam sa Biblia. Napakaliwanag dito. Not that you are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves. So ang kasapatan, si Mr. Siano, eh, binigyan daw siya ng kasapatan na siya mismo magbasa lang, walang tagapagturo sa kanya outside himself. Bible lang, tapos si Manalo. Bible lang, tapos si Perez at si Soriano. Walang tagapagturo nung nagdala ng Biblia. 1 Thessalonica 1:1-6 sa mga apostol. 1 Thessalonica 2:7-9. Not the gospel alone, but also the gospel preachers kasama dito. Napakaliwanag dito. O, sino ang sufficient ministers of the New Testament? But our sufficiency of God, ang aming kasapatan, galing sa Diyos. Kasi buhay sila dito, sila yung sapat talaga tagapagturo, kasi silang author. Si Pablo sumulat ng Diyos Corinto, 1 Corinto 14:37-38. Kaya nga hindi dumating itong Biblia lamang sa inyo, taga Corinto, 1 Corinto 14:36. So you have no authority to interpret this if you there is no living teacher na kasama dito sa Biblia. Tulad ako, halimbawa, akong Iglesia Katolika, ako si Pablo, dala kong Bibliang sinulat ko. Tapos ikaw, Mr. Sunan, tuturuan kita base sa Biblia. Ituro ko yan sa'yo, hindi pwede na ibigay ko sa iyong Biblia. Tapos ikaw na magtuturo sa Biblia. Kasapat ka lang sa iyong sarili, hindi galing sa iyo ang Diyos. Dapat galing sa mga apostol, sa Iglesia. So dala yung dalawa, hindi nga scriptures alone eh. Diyos Corinto 3:13-16, walang Biblia lamang dito, mga kapatid kong Katoliko at mga hindi Katoliko. Bumalik na kayo, mga hindi Katoliko, napakaliwanag dito. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth. Nakakapatay yung titik lamang, yung Biblia lang, but the Spirit giveth life. Bakit nakakapatay? Kasi nakakapahamak yun, kasi kung Biblia lang, Mr. Suran, ibigay sa'yo, wala yung mga apostol, tapos nagbasa ka,
Tapos wala kang kaalaman, hindi ka tinuruan ng buhay na iglesia, ng magisterium, tagapagturo ng mga obispo. O, Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-20, Gawa 20:28. Masisinsay ka, 2 Pedro 3:15-16, kasi wala kang kaalaman eh. Direct to the Bible ka. Ang Bible ba dumating na walang kasama o ng Corinto 14:36? Hindi. Utos nga ni Pablo na itong sinulat niya ni San Pablo, tanggapin nyo na propeta siyang nagsulat niyan. Unang Corinto 14:37-28. Talata mo yan, Mr. Surano. Kaya yung utos si Pablo, dapat buhay ngayon. Eh, diretso ka sa Biblia. Hindi dapat may buhay din na kasunod ni Pablo na magdadala ng Biblia. Hindi, diretso dito sa Biblia. Tapos lalabas yung interpretation mo. That's the word of God or the message of God. Comes from you alone. Tulad ng nangyari sa taga-Corinto, they interpret the Bible alone. Na walang tagapagturo sa kanila, Biblia lang. No! Did the word of God, Mr. Soriano, ang tanong ko sa iyo, rhetorical question, did the word of God come from you, Mr. Manalo? Did the word of God come from you, Mr. Soriano, alone? Unang Corinto 14:36, basahin nyo. No, not by scriptures alone, kasi my able ministers of God, which are sufficient teachers of the New Testament, 2 Corinto 3:3-6. Yan, napakaliwanag dyan eh. Kaya nga, nasinsay kayo kasi hindi nyo alam ang utos ni San Pedro Apostol ukol sa Biblia, 2 Pedro 1:19-20, the second Catholic epistle of St. Peter the Apostle. O, basahin natin the Holy Bible, the Wireless Version, ang commentary ng 2 Peter chapter 1, verse 19-21. Pero basahin muna natin ang talata. Sabi ni San Pedro Apostol, ito Epistula Catholica ad Sancti Petri Apostoli. Ito talaga sa Old Latin, no, version. Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. Dito sa Duero's Version, and we have more firm prophetical word. Meron kaming salita ng mga propeta, sabi ni Pedro Apostol, whereunto you do well to attend as to a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts, understanding this first, that no prophecy of Scripture is made by private interpretation. For prophecy came not by the will of man, isang tao lamang na tulad mo, Mr. Soriano, nag-aral ka, tulad din ni Perez, nag-aral siya, tulad ni Manalo at mga founders ng mga reliyon, 50,000 lang yan yung sect at denomination, hindi pwede. Isang tao lamang ng founder ng reliyon, kaya hindi ka pwede, Mr. Soriano eh. You are disqualified dito sa rule ni St. Peter. Napakaliwanag. Understanding this first, that no prophecy of Scripture is made by private interpretation. Kaya malay ang pakahulugan yung lahat ng mga fundadores ng mga reliyon, ng founders of religion. Kasi mag-isa lang kayo, Mr. Surano. Galing ba sa Biblia, unang Corinto 14:36? Dapat hindi sa kaulauban mo lang, kahit pa mag-pray ka sa Holy Spirit. 2 Pedro 1:19-20. Bakit? For prophecy came not by the will of man, one man alone at any time, but the holy men of God, plural, holy men of God. Ito yung iglesia, lalo na mga pangulo ng kasunod ni Pedro sa Matthew 16:18-19, at ng mga apostol, mga obispo, Matthew 28:18-20, Gawa 20:28. Marami pang talata ng Biblia. But the holy men of God spoke, inspired by the Holy Ghost. Kaya, mali ka, Mr. Soriano eh. Tapos, Wireless Version Holy Bible, Catholic Edition, 2 Pedro 1:20. No prophecy of Scripture is made by private interpretation. Mainly that the Scriptures are not to be expounded by anyone's private judgment or private spirit, because every part of the Holy Scriptures was written by men, inspired by the Holy Ghost, and declared as such by the Church. Therefore, they are not to be interpreted by the Spirit of God. Therefore, they are not to be interpreted but by the Spirit of God, which He hath left and promised to remain with His Church. Yun yung talata sa John 14:16, 25:26 na pangako at promises of our Lord and Jesus Christ, na He will give the Holy Spirit in the Father's name, who will be with the Church forever. Kaya patuloy at palagi ang Espiritu Santo magtuturo ng tamang aral sa Iglesia na kanyang kasama ni Kristo, Matthew 28:20, na hindi matatalikod kailanman, Matthew 16:18, according to the promises of our Lord and Savior Jesus Christ, Matthew 16:18, Matthew 28:20, by the Spirit of God, which He hath left and promised to remain with His Church, to guide her in all truth to the end of the world. Some may tell us that many of our divines interpret the Scriptures. Yes, they may do so, but they do it always with a submission to the judgment of the Church and not otherwise. Kaya ngayon mga false prophets, nag-private interpretation, nasinsay, 2 Pedro 3:15-16, walang kaalaman, nasinsay nila ang kahulugan, magbigay sila ng maling pakahulugan, tulad ni Perez at Pesulano at mga churches of God. Di, nasinsay sila nilang talata,
para sa kanilang kapahamakan. So they taught heresies, thus Pedro 1, 2 Peter 1, sex of perdition, that is heresies, destructive of salvation. Ito yung mga false prophets eh. But there were also false prophets among the people, o gumagamit ng Biblia, o hindi kasama sa Iglesia Katolika. At tinatag ni Kristo sa Matthew 18, na sinamahan ni Kristo mismo, Matthew 28:18-20. Even as there shall be among you lying teachers, who shall bring in sex of perdition, and deny the Lord who bought them, bringing upon themselves sweet destruction, and many shall follow the righteousness, through whom the way of truth shall be evil spoken of. Oh, nakapaliwanag dito, teachers who shall bring in sex of perdition, bringing themselves swift destruction. Napakaliwanag. Oh, sex of perdition, that is heresy, is destructive of salvation. Napakaliwanag dito. Tapos sa 2 Pedro 15:16 sa likod, oh, and account the long suffering of our Lord salvation, as also our most dear brother Paul, according to the wisdom given him, hath written to you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which there are certain things hard to be understood. O namali nga yung 2 Timothy 3:15-17, hindi yung sola scriptura, Bible alone. Hindi sinabi, all scriptures alone are inspired. No, wala. Hindi yung theopnostos, yung scriptures alone, or graphe monon, monon graphe, graphe monon. Hindi sinabi dun sa 2 Timothy 3:15-17, dinaglan ng alone eh, ng mga protestante, ng reformers, sa kopya ni, ng mga churches of God sa Amerika, na kopya ni Perez, na kopya ni Soriano. Napakaliwanag dito. The unlearned and unstable rest, as this also other scriptures, to their own destruction. Napakaliwanag. O para sa kasama sa simbahan, verse 17 to 18, you therefore, brethren, knowing these things before, take heed, lest being led aside by the errors of the unwise, mga kamalian kay mga mali interpretation mga protestante, you shall fall from your own steadfastness, but grow in grace and in our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and unto the day of eternity. Amen. 2 Peter 3:15-18. Tapos 2 Pedro 1:19-21. Douay Rheims Holy Bible English Catholic Translation. Eh, napakaliwanag dyan. Kaya nga may isang tao dito sa gawa 8, gawa to ng mga apostol, yung yunuko na sumamba dun sa Jerusalem, umuwi na siya, nagbasa siya ng banal na kasulatan sa Old Testament. Nang binabasa niya, may naintindihan din siya, pwede din yun, yung nakasulat sa Propeta Isaias, pwede niyang interpret na si Propeta Isaias yung patungkol sa kanya, pwede yung patungkol sa iba. Ito nga interpretation ng yunuko. Eh, siya lang ba nag-interpret direct from the Holy Spirit kasi nagbabasa siya ng Bible? Hindi nga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia yung kay Propeta Isaias, galing sa yunuko. Kaya nga dapat i-interpret yun, kung hindi man ni Propeta Isaias mismo, kasi wala na si Propeta Isaias, yung kasunod ni Propeta Isaias, na ito yung iglesia na itinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19, Matthew 28:18-20, ito si Felipe, isa to sa leaders ng Christian Church na natatag sa gawa 2:1-47, na mayroong gift of the Holy Spirit. Kaya nga, inutusan siya ng Espiritu Santo dito, na turuan yung yunuko sa ni Reina Candace sa Ethiopia, na galing sa Jerusalem sumamba. O napakaliwanag dito, kaya hindi ito tulad ng pattern at modelo ni Ginoong Manalo at ni Ginoong Ilesio Soriano na diretso sa Biblia, walang tagapagturo. Dapat may tagapagturo si Felipe, nagturo doon sa yunuko. Gawa ng mga apostol, Acts of the Apostles, Actus Apostolorum, Kapitulo 8, talatang 30-25. At siya pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasang propetang Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu Santo. Espiritu Santo ang nag-utos kay Felipe. Si Felipe yung tagapagturo. Oh, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya. At napakinggan niyang binabasa ni Isaias sa propeta. Yung yunuko, nagbabasa ng Biblia, yung sulat ni Propeta Isaias. At sinabi, naunawa mo ba ang binabasa mo? Tinanong siya ni Felipe, do you understand what you are reading? Eh kung nag-private na interpret siya, 2 Pedro 1:19-21, sabihin niya, may Holy Spirit ako, nagsamba ko sa Jerusalem, tauhan ako ng Diyos. Ang intindi ko nito, ganito. Eh, hindi nga naintindihan ng yunuko eh, na banal yung yunuko, mabait naman yung yunuko eh. At sinabi niya, paanong magagawa ako, sabi ng yunuko, sumagot kay Felipe, maliban nang may pumatnubay sa aking sinuman. Eh, Mr. Soriano, may pumatnubay ba sa'yo? Eh, si Perez. Eh, si Perez, anong pumatnubay? Iglesia sa Diyos sa Amerika. Eh, before 1860, sino naman pumatnubay ng Iglesia sa Diyos? Iputol eh. Hindi karugtong kay Felipe at sa mga apostol sa Matthew 28:18-20 sa historical church, Matthew 16:18, hindi tumalikod.
na may mga obispo, gawa 20-28, 1 Timoteo 3:1-5, Titus 1:5-7, at marami pang talata ng Biblia. Kaya putol kayo, Mr. Manalo, Mr. Soriano. Kaya hindi nyo maintindihan ang Biblia, masinsay kayo, 2 Pedro 3:15, hindi nyo naintindihan. Ang dako nga sa kasulatan na binabasa niya ito, siya gaya ng tupa na dinala sa patayan, at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din niyang binubok ang kanyang bibig. Quoting Isaiah chapter 53, sa kanyang pagpakababa, inalis ang kanyang paghukom, sinong maghayag ng kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. At sumagot ang bating, ang yunoko kay Filipe, at sinabi, ipimamanhik ko sa iyo. O, nagtatanong, uy, Mr. Suriano, sinong tinanungan mo? Si Perez na naman. Si Perez nagtanong, sino naman iglesia sa Diyos sa Amerika? Before 1860, sinong tinanungan nila? Sinong pinamanhikan nila tungkol dito sa Biblia? Kaya, you pretend that the word of God comes from you. May para kayong propeta tulad ni Pablo, 1 Corinto 14:27. Si Pablo, kinausap ng Diyos. Mr. Suriano, kailan ka kinausap ng Diyos? Si Pablo, kinausap ng Diyos sa Gawa 9, Gawa ng Apostol, Kapitulo 9. Kapitulo 22 at marami pang talata, Kapitulo 26. Kayo ni Mr. Manalo, kailan kayo kinausap ng Diyos? Kaya nga hindi nga kayo kasama eh. Isa lang kayo, not by the will of man alone, 2 Pedro 1:21, dapat sa iglesia, Matthew 16:18. At sumagot ang bating kay Filipe at sinabi, ipinamanhi ko sa iyo, kay Filipe, yung tagapagturo ng iglesia. Kanino sinasabi ang propeta ito? Sa kanya bagang sarili? Ilang pagkaintindi ng yunoko ng bating? Pwedeng interpret niya kay Propeta Isaias ng ukol. O sa alin mang iba, pwede din sa iba. Yung private interpretation ng yunoko, parang pag walang nakapagturo sa iyo, tagapagturo. At ibinuka ni Filipe, yan, tinuruan ni Filipe ang kanyang bibig. At pagpasimulan sa kasulatang ito, ay pinangaral sa kanya si Jesus. Ay napakaliwang tapos sa pagbabautismo na nampalataya ang yunoko ang bating sa verse 36 hanggang sa baba, verse 40. Tapos, ang bating, nanampalataya, may kasulatan, may tagapagturo, may magister, may modelo. Si Kristo, may Biblia, may kasulatan, Matthew 4, Lucas 4, quoting Deuteronomy 8:3. Tapos si Satanas, silang mag-isa, hindi naman siya magisterium, tapos Biblia lang siya. So satanic and demonic. Tapos si Suriano naman, kinasihan ng demonyo, 1 Timoteo 4:1-3. Nagturo ng Biblia, hindi naman si propeta tulad ng mga apostol. Sinong nagpatong siya ng kamay, Mr. Suriano at Mr. Manalo, para maging kaisa kayo ng iglesia na itinatag dito sa Biblia? Kailangan na patungan kayo ng kamay tulad ni Pablo, ni Timoteo at ni Tito, 1 Timothy chapter 4 verse 14, para kayo magturo ng Biblia. 1 Timothy 4:14 to 16, para makapagturo ka ng Biblia. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa sayo na sa'yo ibinigay sa pamamagitan ng hula. Bakit ang hula ng salita na dyan kina Pedro, 2 Pedro 1:19-21? Tapos din dito rin kay Pedro, ka Pablo, sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay, ng kapulungan, ng mga